Galatians 5:1. Christ has set us free. This means we are really free. Now, hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Sa Galatians 5:1, malinaw na ipinapakilala si Kristo as freedom and the law as slavery. Magkaiba, magkabaligtad, magkalayong extremes. Christ and the law. Freedom and slavery. Sa mga pagtuturo ng Kristyanismo, laging inuulit-ulit that Christ sets free, that Christ gives freedom. Pero naiintindihan kaya natin talaga? Kasi kung talaga naiintindihan, it will create a new lifestyle, a new worldview, a new behavior. Freedom in Jesus. Father, we thank you for freedom in Jesus. And now set our minds free to totally, completely, beautifully understand this truth, this reality, this lifestyle that you want us to enjoy. Set our minds free, O God, to understand, to absorb, to interpret and apply in our lives. Father, be our preacher, our teacher, our healer. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Maraming mga kalayaan na kailangan ng tao kasi maraming naging pagkakatali, pagkakagapos, pagkakakulong. At isa sa mga pinaka hindi napapansin na kulungan, na kadena, na tali ay relihiyon. Religious belief, religious practice, religious traditions. At ito ang talagang isang napakalaking pagtuturo ni Jesus to set people free from religious chains. Jesus sets free from traditions by pioneering a new world order, a new life system. At ang tradisyon na ito, isa sa mga prisons, isa sa mga kulungan na binuwag ni Jesus. Mark 2:21-22, sa Pinoy Version Bible, walang gumagamit ng bagong tela para takpan ang butas ng isang lumang tela. Dahil kung gagawin yun, uurong ang bagong tela. Tapos mababatak ang pinagtapalan at lalong lalaki ang butas. Wala ding naglalagay ng bagong alak sa lumang wineskin, isang lalagyan na gawa sa leather. Sasabog ang wineskin pag ginawa yun. Masasayang lang ang alak at masisira pa ang wineskin. Kaya dapat sa bagong wineskin nilalagay ang bagong alak. At ang alak ay madalas na ihalintulad sa New Testament sa work of the Holy Spirit. Nakakapagpabago ng isip. Nakakapagpalaya sa mga inhibitions. Nakakapagpasigla, nakakapagbigay buhay, at sinabi na itong bagong katuruan ni Jesus ay parang bagong alak. Hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan, sa lumang utak, sa lumang tradisyon, sa lumang paparaan. Sasabog ang paglalagyan at matatapon yung inilagay. Kaya sabi ni Jesus sa Mark 2:21-22, ang bagong wineskin, doon inilalagay ang bagong alak. Nang tinutukoy niya ang kanyang bagong katuruan, ang katuroang nagpapalaya, ang katuroang nagbibigay ng kapahingahan, kapayapaan, hindi pwedeng magkasya sa lumang utak. Hindi pwedeng ilagay sa lumang tradisyon. Hindi pwedeng itagpi-tagpi lang, ikabit-kabit sa mga dati ng mga alam at paniniwala. Kailangan baguhin ang lahat. Baguhin ang bahay bago ilagay yung bagong muebles. Baguhin ang utak bago pa man lamang tangkain na lagyan ng bagong katuroan ni Jesus. Hindi pwedeng pinaghalo-halo lang, pinagsama-sama. Dating kaorgalian, dating katuruan, dinagdagan ng konting patak-patak, bisik-bisik na Jesus, plus Kristyanismo na. Kailangan ng totally new superstructure, new framework, a new cornerstone, a new foundation, a new wineskin, a new mind, a new heart. Kaya, born again. Hindi na born again ng tao sa simpleng-simpleng ipikit mo ang iyong mata, tanggapin mo si Jesus, itaas mo ang iyong kamay, sa mong Jesus, sinatanggap kita, born again ako. Pwedeng maging daan yun para ma-born again. Pero hindi yun ang buong born again experience. Habang hindi nababago ang iyong utak, hindi ka pa born again. Yung pagtanggap kay Jesus, yung formal pagtanggap, tinatanggap mo according to formula, pwedeng maging susi, pinto, simula ng proseso ng pagiging born again. Pero hindi yung pagkatanggap, pagdilat, sister, born again ka na, congratulations, you have a new life. Na-oversimplify, at pag na-oversimplify yun, hindi ka tuloy pupunta sa grade 2, grade 3, grade 4, kasi akala mo yung grade 1 mo, yun ang lahat-lahat sa buhay. Simula, pagpasok, pero hindi yun ang lahat-lahat. Isang patuloy na pagbabago ng isip. Isip tungkol saan? Isip tungkol sa Diyos. Isip tungkol kay Jesus.
Isip tungkol sa kasalanan, sa kapatawaran ng kasalanan. Babaguhin ang lahat ng yon. Hindi itatapal-tapal mo lamang si Jesus. Hindi pwede siyang pantapal-tapal. A new wineskin for a new wine. Isang pinakamalaking sagabal sa paglagong espiritual, yung sentimental attachment to old religious beliefs, to old traditions. Nagiging motif at dekorasyon lang si Jesus, hindi tuloy nagbibigay ng tunay na pagbabago sa loob ng isip at puso. Kaya ang tagal-tagal ng Kristiyano, lagi pang takot, lagi pang guilty. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, mapangkusig pa, malupit pa sa kapwa. Walang nangyari. Dinagdagan lang ng konting dekorasyon ni Jesus. So Jesus did not pour new wine into an old wineskin. He gave a new wine to be contained in a new wineskin. The new wineskin is a new heart. And the heart is symbol of the mind. A new way of thinking. Yung born-again experience means new life, but it also means new lifestyle of freedom, not of imprisonment. Yung iba kasi, nung na-born again, lalo lang nakulong, lalo lang natali, kasi dumami lalo ang do's and don'ts. Dumami lalo ang batas, dumami ang hindi pwedeng gawin. Dumami ang guilt, kasi dumami ang transgression of the new set of laws. So, bago, new lifestyle, not just new chains, not a new set of rules, and not a new set of guilt, which is usually what happens when people become born again, when they attend born again churches, when they do Bible studies. Dumami lang ang kanilang concept of sin and guilt. Jesus gave a new law to be observed in a new born again life and lifestyle, and this is the new law of love. Again, overthought na nga yung love na yan eh. Nilalait-lait na ng iba, akala nila pag love, hippie ka, yung mga make love, not worry, yung mga ganong klaseng love. Yung mga love-love-love na may umuusok-usok, may mga kristal-kristal. Yung akala nila, ganun yung concept of love ni Jesus. But this means freedom from the law of Moses and from the law of religion. Hindi dapat na pag nagiging maka-Jesus ka, nagiging more religious. Nagiging more spiritual ka dapat. Religion imprisons, spirituality sets free. At pag religion, ibig natin sabihin is the corporate, legal, formal, Pharisaic religion covered by laws of do's and don'ts. Kasi pag dumami yung mga laws of do's and don'ts na hindi mo naman kayang sundin kung honest ka sa sarili mo, dumadami lang yung guilt mo. Hindi ka talaga na free, na imprison ka lalo. So hindi dagdag na motif si Jesus sa ating spiritual life. Hindi siya dagdag na motif sa Jewish religion. Hindi siya renovation. Jesus is total reconstruction. And when we say total reconstruction, it doesn't mean now that you have to be totally, legally, formally, sinless, and holy, which becomes the wrong expectation of people who come to Jesus. The total reconstruction is the way you think about sin, the way you think about how Jesus took away sin and put it on his own body and died for it. And it is a total way of looking at you as a person who, in spite of failing in your formal obedience to the law of Moses, is considered sinless by God because of his grace through the work of Jesus. And if sinless, therefore you stop always feeling guilty and you stop always condemning others to make them feel guilty because we are covered by a new law, the law of the forgiveness of God, not the law of the punishment of God as taught by the Jewish religion. The law of forgiveness through the love of Jesus, not the law of condemnation through the formality and strictness of the Pharisees. And yet, marami mga Christian, litong-lito, pinaghahalo ang Pharisees at si Jesus, pinaghahalo ang law at ang love, pinaghahalo si Moses at ang ginawa ni Jesus, kaya ang magiging resulta, lito. May mga moment na mabait, may mga moment na stricto sa iba, may moment na malupit, mayroong moment na mapagpatawad, parang pinaghalo-halong nakakalitong bagay. Kaya ang sinasabi, be changed by the renewing of your mind. And a one-half Christian is a one-whole nonsense. Hindi pwedeng half Jesus, half Moses. Half love, half law. Half Pharisee, half grace. Walang ganun. Dapat buo. Sinasabi sa Bible, don't think that any double-minded person will get anything from the Lord. Dapat buo. Naniniwala ka kay Jesus, buuin mo. Huwag mong paghalu-haluin yan. Kasi magulo. Jesus sets free from religiosity invented by priests and Pharisees. Sa tinatawag dating Old Testament, sa Jewish scriptures, ang daming inimbento dyan ng mga pare na katuruan at palibhasa ang mga tao mangmang, ang mga tao hindi nagbabasa, hindi nagsusulat, yung mga priest lang, yung mga tao na sanay nila na ilagay sa isang sulok at yung mga priest lang ang kinakausap ng Diyos, sabi nila. So ang dami nilang inimbentong katuruan na sinasabi nila, turo ng Diyos. Mga turong na nagpapahirap, nagpapagulo, mga turong binuwag, binasag ni Jesus.
Ang dami nilang mga turo na ang goal lang naman nila ihiwalay yung mga Hudyo sa ibang bansa, sa ibang nation, sa ibang culture para mapanatili nila ang paniniwala nila sa sarili nila na sila lang ang pinili ng Diyos, sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang pinagpapala ng Diyos, samantalang kinreit ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya ibinalik ni Jesus sa dati. Dati yung mga Hudyo, sila lang, sila lang, sila lang. Ano sabi ni Jesus? And you will be my witnesses in Jerusalem. O sige pang Hudyo. In Judea, sige pang Hudyo pa rin. Pero in Samaria, hindi na pure Hudyo yan. And to the ends of the earth. Dati kasi, mahal ng Diyos lahat ng tao. At yun ang totoo, hindi yun ang bago. Pero binago ng mga Jewish priests and religion niyang pananaw na sila nalang bigla ang naging mahal ng Diyos. Sa Genesis, nilikha ang lahat ng tao. Tapos all of a sudden, sa ibang mga books, nag-focus na lang sa kanila ang camera at wala nang ibang tao sa mundo, sila na lang. At ngayon, sinisikap nilang pausuin uli yun. At ang lahat ng ibang tao around the world, to make them second-class believers, kailangan umatouch ka, sumunod-sunod, bumuntot-buntot sa mga Hudyo na naman, ibinabalik nila yung sistemang giniba na nga ni Jesus. Sabi ni Jesus, alam niyo ba, akala niyo, sobra kayong paborito ng Diyos? Noong may mga taggutom, ang pinakain ng Diyos, isang byuda na hindi Hudyo, hindi Israelite. Tagalabas. Ang daming mga may ketong sa Israel, ang pinagaling niya, si Naaman, tagalabas. Nagalit sa kanya yung mga tao kasi ginigiba niya yung mito, yung alamat nila na sila lang ang mahal ng Diyos. Ang dami nila mga katuruan na imbento. Kaya sabi sa New Pinoy Version, Matthew 7:6-8, sabi ni Jesus sa kanila, sumagot si Jesus, mga plastic, ibig sabihin niya mga hypocrites. Tama nga si Prophet Isaiah na isulat niya ito. Sinabi ng Diyos, sinasabi ng mga tao na ginagalang nila ako pero malayo naman ang puso nila sa akin. Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos na gawa-gawa lang nila. Sinusuway ninyo ang mga utos ng Diyos pero sinusunod nyo ang mga tradisyon na gawa ng tao. Si Jesus mismo may sabi, mga mapagkunwari kayo, mga plastic kayo. Tamang-tama si Isaiah sasabi ito ko sa inyo eh. Kunwari, palasimba kayo, palasamba. Pero hindi, ang mga doktrina nyo, invento. Hindi galing sa Diyos. Niloloko nyo ang mga tao na galing sa Diyos. So, ang mga itinuturo ng mga priest, laging ang ending, control of the people. To teach them and scare them about God and God's punishment para makontrol nila yung mga tao na para mga puppet. Para dumali ang kanilang pangunguna at pangingibabaw sa mga tao. Ginamit nila ng ginamit ang Diyos. Gumawa sila ng mga maling imahen ng Diyos. Diyos na magagalitin. Diyos na laging mapag-parusa. Para ang mga tao, madali nilang kontrolin. Awang-awa ang Diyos sa mga tao, kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang mga liko, liwanagan ang madilim, itama ang mali, palayain ang mga bihag ng relihiyon. Jesus sets free from oppressive interpretation and application of Scripture. Yung pagkabinasa mo, sumikip ang mundo mo, pag sinunod mo, nasakal ka, humirap ang buhay mo, heavy loads imposed by the religious tradition. Matthew 11:28-30, sa awa ni Jesus sa mga tao, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may bibigat na pasanin. At ang tinutukoy niya dito, religious load, mga pabigat ng templo sa kanila. At bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin. Dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa awa ng Diyos sa mga tao, pinadala si Jesus para ang mga tao ituruan ng kapahingahan mula sa heavy loads that the religion imposes on them. At sabi ni Jesus, sa akin kayo sumunod, huwag sa kanila, papagurin lang nila kayo. Ang ibibigay ko sa inyong mga pasanin ay magaan, hindi mabigat. Gusto ng Ama sa langit na palayain na kayo. Ang mga relihiyon sa Israel lumikha ng imahe ng Ama na mabagsik, magagalitin, mapagparusa, at itinuwid ni Jesus yun. That's why Jesus is the image of the invisible God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. He is the Word which was from the beginning. The Word became flesh. And in Him, the fullness of God's kindness and goodness is revealed to people. Ibig sabihin, mali ang representation, in fact, misrepresentation, ang ginagawa ng mga relihiyon bago dumating si Jesus. Kasi kung tama na sila, ba't ipapadala pa si Jesus? Hindi duplication. Sayang lang ang pagod. Ipinadala kasi may mali. And Jesusness is light and easy. That's why we reintroduce the word Jesusness. Because sometimes Christianity, covered by so many traditions of the last 2,000 years, has also and again had become heavy, difficult, limiting, choking. That's why you have to go back to the basics of Christianity, which is really Jesus. Kasi kasama si Jesus, nadagdagan na naman niya ng 2,000 years sa katuruan ng iba-ibang sekta, iba-ibang relihiyon, humirap na naman yung way
That's why we have to go back to the basic of Jesusness. Pagbabago, pagpapagaan, hindi pagpapabigat sa buhay ng mga mananampalataya. Halimbawa, Jesus redefined uncleanness and cleanness. Kasi lahat na lang ng gagawin mo, unclean. Hindi lagi kang guilty. Jesus redefined sin and non-sin. So yan, dami namang sins. Linawin natin yung iba na invento lang yan ng mga priest kaya sin. Matthew 15:10-11, tukos sa mga pagkain na ang daming bawal kainin, sabi ni Jesus, pakinggan nyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, meaning mga salita, hindi ang pumapasok, meaning kahit anong pagkain, ang siyang nagpaparami sa kanya sa paningin ng Diyos. Hindi kayo dudumi sa paningin ng Diyos kung kakain kayo ng dinugan, kung kakain kayo ng balut, kung kakain kayo ng alamang, ng crab, ng hito. Although pwedeng clinically dumumi kayo kung unhygienic yun o talagang may mga chemical elements sila na not good for the body, but you don't become dirty spiritually speaking. Invento lang yun ng mga priest. Bakit inimbento ng mga priest yung mga tungkol sa mga dietary laws nila? Para huwag makipagsalo-salo, makipagkainan, makipagparty ang mga Israelita sa ibang lahi. Gusto nilang solohin yung kanilang mga kalahi para maging tagasunod lang nila. Hiniwalay nila. Because when you cannot eat with people, when you do not eat their food, when they cannot eat your food, you never fellowship. Hiniwalay nila to make themselves food very special. Food issues divided the Jews from the world. And up to now, even so-called Christians of various sects and denominations, nagkakahiwa-hiwalay when it comes to the issue of food. Eh, sinabi na ni Jesus, hindi naman mahalaga kung ano pumapasok sa bibig nyo, kundi kung anong mga salitang lumalabas dyan. Yan ang bantayan nyo. So, pinalaya sa oppressive application of Scripture. Sa oppressive, stressful, heavy, painful spiritual loads, these are not of Jesus. Mahalaga nating maunawa na pagka ang ending ay mahirap, nakakasakal, nakakakulong, hindi yun galing kay Jesus. They are of the priests and the Pharisees. And sadly, even now, even within Christian churches, ang daming Pharisaic and priestly teachings na pinaiiral, ang ending pahirap pa rin. Kabaligtaran ng gusto ni Jesus. Anong dahilan? Kasi nga lito yung mga tao kung law or grace, Jesus or Moses. Lito. Kaya dapat malinaw. Interpretations and applications of Scripture that hurt people are not of Jesus. Ganun yung din naman interpretation that make people suffer. Yung pinapatay ka na, ginugulpi, kinakawawa ng napakaabusado mong asawa, i-interpret sa'yo ng pastor, magtiis ka, may awa ang Diyos. Be submissive. Pastor, pinapatay na po ako. Be submissive. Yung ganun mga reading and interpretation, ang ending, nag-suffer ka, it cannot be from Jesus. Because Jesus came to set you free from suffering, to give you rest. Yung mga reading and interpretation that make people cruel and unkind, itatakwil ko po ang anak ko kasi may kasalanan siya na hindi katanggap-tanggap sa church namin. Bakit di ka nalang maging nanay kaysa maging doctrine expert dyan? Ang unang-unang role mo, nanay ka. So pagka ang reading ay nagiging cruel ka sa sarili mong anak, sa sarili mong pamilya, sa sarili mong kaibigan, parang mali ang reading mo niyan. Kasi hindi ganyan ang gusto ni Jesus na reading. Meron na ngang law na pagka may babaeng nangalo niya, batoy hanggang mamatay, pero hindi ipinabato ni Jesus. So ang reading ni Jesus, hindi kind yung reading niyo. Huwag niyo na yung ituloy. Kaya marami mga tao, pagka nagbasa ng Bible, lalo't may natutunan ng konting verses, lalong lumulupit sa kapwa. Lalong nagiging mahirap kasama. At lalong nagiging mapagkunwari. Kasi lahat ng hindi niya masunod, kunwari na susunod niya para maganda yung itsura niya sa harap ng publiko. Yan ang galit si Jesus. Sabi niya, mga plastic, mga hipokrito kayo. Ba't niyo nalang aminin ang totoo? Wala naman talagang pwedeng pumasa. Kaya pinapasa na kayo ng Diyos lahat, pasangawa. Para hindi na kayo magpanggap dyan. At huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo at inyong kapwa. So Jesus sets free from harsh religious impositions. Yung mga interpretation na ito po yung anak ko, nag-aagaw buhay, nasa ER, pero yung nasa bulsa ko po, pang tight ko eh. Siyempre, interpretation ng marami, i-tight mo yan. Ano? Hindi ba pwede ipag-gumot ko muna yung anak ko? Heaven can wait for your tight. Kung kailangan sa mga emergency needs ng pamilya, siyempre, bumawi ka na lang sa ibang panahon na medyo mo, kaya mo na. Pero hindi ka na ng Diyos, hindi siya mukhang pera. Ang simbahan, mukhang pera. Madami. Kaya maraming misinterpretation na ginagawa. Sinabi na rin niya ng mga Pharisees noon, na tinuligsan ni Jesus, sabi ng mga Pharisees, alam nyo, kung i-offer nyo sa templo ang inyong pera, kahit hindi nyo nasustentohan ng mga magulang nyo. Sabi ni Jesus, mga mukha kayong pera.
tradisyon nyo yan. Pero ang itinuturo ng mga ng Diyos, mahalin nyo ang mga magulang, suportahan nyo sila. Hindi pa pwedeng sabay na gawin nyo ang duty nyo sa temple at saka sa magulang kung meron kayong correct management. Pero huwag nyong tatanggalin yung para sa magulang nyo, para sa pamilya nyo, para lang ibigay nyo na ibigay lahat sa simbahan. Siyempre, binubulag kayo ng simbahan. Malaki ang ganda yung pala mo sa Diyos. Pa, sa kabilang buhay, marami kang kayamanan. Kaya dito nga dali lahat. Siyempre, dapat natin tulungan ng temple, dapat natin tulungan ng church, may mga bayarin. Pero hindi to the point na inaagawan mo na yung mga mahal mo sa buhay. Nagiging maramot ka na sa kanila. Tapos, huhutot ang patang reliyon. Dapat alam natin kung nasaan yung mga hangganan ng ganung mga religious requirements. Ang dami ko natatanggap sa Facebook na tanong ganun, yung guilt ng guilty sila kasi pang-enroll ng anak ngayon eh. Alam nyo ba na ang offering ng church natin, tuwing enrollment, ang babang. Halata-halata, tuwing enrollment. O siya, bumabawi naman yung mga tao sa ibang araw eh. Pero hindi mo kailangan pag-guilty kasi may pangangailangan. Ganun si Jesus. Pero dapat alam mo yung duty mo kasi magigiba naman, gubuho yung church nyo kung hindi nyo susuportahan. Diba? Pero hindi malupit ang Diyos. Maunawain siya. Yan ang mukha ng Diyos na ipinapakita ni Jesus. Tungkol na lang sa Sabbath, Mark 2:27-28. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Kasi alam ang turo ng mga priest at mga Pharisees doon, pag Sabbath day, kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw. Huwag kang gikilos. Kaya kayo binigyan ng Sabbath para nyo enjoyin. Ngayon, para kung ma-enjoy nyo yan, eh, gusto nyo mag-mountain climbing, hindi mag-mountain climbing kayo, yun ang purpose yan. Hindi yung literal, legal na wala kang gagawin to the point na oppress ka na. And one more thing, dahil idinikta ng mga pare ang sobrang Sabbath, walang lalabas ang bahay, walang maglalakad ng malayo, again, like the food and dietary laws, the law of the Sabbath separated the Jews from other nations and other peoples. Dahil sa Babylon, where so many nations were kept together in that great metropolitan place, ang weekend nila, yung Sabbath. So ang mga iba-ibang nation, nakikipagkapit-bahay, nakikipag-party, nakikisalamuha sa iba-iba, pero yung mga Israelites, sinolo ng mga priest sila. Sabbath ngayon, walang lalabas ang bahay, walang kakain, walang maghahanda. So, naiwalay na naman sila. Lalong umigting ang paniniwala nila na sila lang ang anak ng Diyos. Kaya to the point na Sabbath, nagugutom ka, hindi ka nagluto kahapon, wala kang pagkain ngayon, di magdusa ka. Kasi sinabi ni Jesus, no. Alleviation of hunger comes before the laws established by religion. Yung kanyang mga alagad na Sabbath ay namitas ng mga trigo para nguyain at kainin. Nagalit yung mga religious leaders. Sabi niya, gutom eh, alasal kayo bukas pa. Yan, natatandaan niyo si David. Pinasok niya ang consecrated place. Gutom siya at ang kanyang mga tauhan. Kinain nila yung consecrated bread na para lang sa mga priest. O hindi naman nagalit ang Diyos ah. Yung mga priest nagalit. O yung mga ibang priest later on ay magagalit. Yung mga ganyan mga katuruan ang i-offer mo lang sa Diyos ay perfect animals. Alam niyo ba kung sino kumakain ng mga offering? Yung mga priests. Sa palagay nyo, may discrimination ng Diyos against an animal na medyo pilay, medyo may kapansanan, eh, naaawa nga ang Diyos sa mga ganun. Tapos, ang gusto lang na i-offer yung perfect. Eh, kasi yung pare ang kakain nun. Kasi nasabi din lang, offer lang nyo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, perfect. Tapos, oh, sabi nyo, nung wala na yung mga tao, halina kayong mga kapwa Diyos, kakainin na natin ang offering nila. Awang-awa ang Diyos sa mga tao sa pag-abuso sa kanila ng reliyon. So, Jesus sets free from undue influences and powers exercised by religious authorities. Na hanggang ngayon, pati mga pastor ang namimili kung sino pwede mo maging girlfriend, maging boyfriend, sino mo pakasalan, nadaig pa Diyos. Kinokontrol, pati mga ligaw-ligawan ng mga tao, yung lahat ng nangyayari sa mga buhay. Tapos may mga opportunity yung kanilang mga musician o worker na mag-abroad o magtrabaho sa malayo para mapakain at mapaaral ng mga anak. Pagigiltihin nila, kailangan ka ng Diyos dito sa church. Yung pala, kailangan siya ng pastor doon. Pag pinalaya mo yan, magbibigay ang Diyos ang ibang worker. Bakit? Work niya yan eh, church niya yan. Pero para kulungin mo ng kulungin ng mga tao, hindi mo naman susweldohan. Pagka naman enrollment, di mo binibigyan ng pang-enroll, tapos pagigiltihin mo pag naghahanap buhay, imbento lahat yan ng tao. It is not from God. Matthew 23:1-3. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautosan at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moses. Huwag ninyong tularan ng kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Sabi ni Jesus, puro daldal yung mga yan. Puro teaching. Sila man, di nila yun nasusunod. So, huwag yung pahirapan ng sarili nyo sa pagsunod sa kanila mga pinapagawa sa inyo. The Jesus spiritual yoke, the Jesus burden is not a burden. It is light. It is easy and restful. Kaya sabi sa verse 4 ng Matthew 23, they pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger
to help. Yun daw yung mga religious leaders. Higher righteousness that the law promotes gives freedom from religion's judgment and judgmentalism. Mas mataas yung espiritu ng forgiveness kaysa judgment, ng kindness kaysa harshness, ng love and acceptance kaysa discipline. Na yun ang ine-emphasize sa mga churches kasi gusto nila madali ang kontrol eh. Matthew 7:1-2, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Ang linaw-linaw nito, pero araw-araw ang business ng mga church people, humatol. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ang religion, ang tradition, laging judge and laging judgmental. Therefore, religion promotes fear, guilt, depression. Mas maraming religyosong depressed kaysa sa hindi religyoso. Maraming religious leaders are depressed. Kasi hati ang isip. Hati sa itinuturo na imposible at sa katotohanang nagaganap sa kanilang buhay. Hati. Nakaka-depression. Yung araw-araw, walang itinuro sa'yo kundi mag-guilty ka tungkol sa mga katotohanan ng buhay mo. Madi-depress ka talaga nun. So there is needless guilt and worry when the teaching is not interpreted through the filter of Jesus. Romans 8:1, if you belong to Christ Jesus, you won't be punished. And yet, walang ipinanakot ang mga pulpito kundi second coming, kundi hell, kundi judgment. Sinabi na nga eh, if you belong to Jesus, you won't be punished. Because Jesus took the punishment, so you don't have to worry away about it. Freedom in Jesus, however, is not a license to do wrong to others. Huwag natin yung pagkakamalian yun. Your freedom stops where the freedom of others and the rights of others begin. So hindi pwedeng sabihin, I'm free in Jesus to abuse you. I'm free in Jesus mag-agaw ng asawa ng may asawa. I'm free in Jesus to lie to you. Hindi ganun. You are free to love. You are not free to do wrong. And when you do wrong, you know that there is a remedy. Because if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us, to restore us. Confess to God, not to other people. So, importanteng maging Jesus believer. Not just to become a legal, formal Christian. Kailangan personal Jesus believer ka. Are you free from guilt and fear? Are you free to receive love from God? Or legalism stops you from becoming a gracious recipient? Are you free to love? Jesus means a new life, a new heart, a new mind, a new attitude about sin, about your sin, and about the sin of others. It means a new freedom, new peace, new rest. That God knows you, and through Jesus, God loves you, accepts you, and continues to make you better. But there is no requirement to be a God's child except to believe in Jesus and give to Jesus all our worries, our imperfections, our cares. Ang Jesusness ay papalaya at mapagpalaya rin sa kapwa mananampalataya. Hindi yung ang dami-dami mong requirement, binabantayan mo, pinupulis mo ang iyong kapwa. Ang result nun, hindi peace, trouble. How much of Jesusness is already at work in our lives? How much do we appreciate the love of God through Jesus? Father, teach us. Paulit-ulit, lumang topic na ito. Pero bigyan mo kami ng bagong pananaw, mas malalim, malawak, mas mataas na pagkaunawa sa katotohanan ng Jesusness. That it gives rest and peace. At yun din ang dapat at pwede namin ibigay sa aming kapwa. Once that we have brought Jesus into their lives, once that they have believed in Jesus in their hearts, that they too will enjoy freedom, rest, peace. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito and how to apply them in our dealings with ourselves, with others, with our families. Father, continue. Finish this message in each one's heart, tailored after each one's reality. Let's be alone with the Lord in silent reflection.